Teka, how did I turn my voice into a melody? Let's find out! What's poppin' everyone? It's Faith here again. At sa video na to is ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung cover ko na You Know I'll Go Get. Kung hindi nyo pa napapanood yung video ko na yon, is yung link niya ay nasa description box at panoorin nyo na. So, without further ado, let's start! The BPM is 132 at dun muna tayo mag-start sa verse part niya. Dalawa ang ginamit ko dito na piano. Yung una is yung grand piano at ginamitan ko siya ng graphic equalizer where I cut some low ends and the high ends tsaka yung mid ends niya. And then nilagyan ko din ng reverb, tapos nilagyan ko pa rin ng isa pang graphic equalizer para katulad dun sa original na track. And then yung isa namang instrument ang ginamit ko ay yung soft attack na matatagpuan sa super saw, and pinili ko yung 12 voices. Ginamitan ko rin ng graphic equalizer at of course ng reverb, so it sounds like this. For the drums naman, ang ginamit ko na kick dito ay attack kick number 46. And then I layered 2 snare. Yung una ay groove snare clap number 9 at yung isa ay groove snare clap number 21. So for the hi-hat naman, ang ginamit ko dito ay yung collider boom open hi-hat. At ginamitan ko siya ng graphic equalizer. Tinanggal ko yung high frequency at yung mid frequency. So it sounds like this. Ang next naman ay yung bass. Ang ginamit ko lang dito ay yung pick bass at wala na akong nilagay pang ibang turbaness. So it sounds like this. Okay, for the build up ay 4 layers of piano ang ginamit ko dito. Yung dalawa dito ay yung grand piano at yung soft attack pa rin ang ginamit ko. At dinagdagan ko lang yung aquatic. Yung aquatic ay matatagpuan sa super saw at pinili ko dito is yung 4 voices. Tapos nilagyan ko siya ng reverb at ng distortion. Soft lang naman na distortion. Okay, at yung next na instrument na ginamit ko ay yung classic super chords number 1 na sa super saw pa rin matatagpuan. At 12 voices ang pinili ko and then reverb. So pag pinagsama mo ganito, magiging tunog niya. Yeah boy! Okay, so for the bass, ganun pa rin ang ginamit ko, peak bass pa rin at it sounds like this. At para magawa yung ganong tunog, yung doom, masa yung pababa, is pipindutin nyo lang yung pitch, tapos punta kayo dun sa control, and then add automation track. Tapos gagawa lang kayo ng pababang line para makuha nyo yung pababang tunog ng bass. So, ganun. Okay? Yeah. Okay, ang next naman ay yung build-up snare. Ang ginamit ko dito ay yung attack snare number 44 and it sounds like this. I record my own voice para dun sa melody. Ah! Para magawa nyo rin yun, pumunta lang kayo sa Direct Wave, and then My Files, and then My Tracks, tas hanapin nyo na yung inyong file name. Then para makuha talaga yung original na tunog niya, nilagyan ko ng reverb yung aking voice, tapos ng graphic equalizer, tinaasan ko lang yung mid frequency niya at saka yung high frequency, at nilagyan ko rin ng distortion. And it sounds like this. And then I used another layer of instrument para dun sa melody ng song, which is Gamer na matatagpuan sa mini synth, and it sounds like this.
yung drums, bass, piano ng drop ay katulad lang din dun sa ginamit natin dun sa verse part. Kaya i-copy nyo na lang yon. So, tapos na tayo. Ito na yung final result. Let's listen to it. Guys, we're done. Sana meron kayong natutunan dito sa video na to. Don't forget to subscribe, like, and comment. At yun lamang po. Thank you so much. Peace!